So, ma'am, may nakita ka bang malicious intent dun sa pag-post ng video? Yes, but I don't want to talk about it because we're going to court. So, that's sub judice. Ma'am, pero your, ano lang, your initial reaction upon learning na meron ganong video, tapos nag-viral, yeah, I was talking to them to remove the gate because that composting facility is for the public. And they don't want to. They're arguing with me. But I guess they have plenty of security guards. And I'm alone. Ma'am, sorry. You have plans of charging the person who took the video and posted it on the social media, o wala naman po? I'm consulting my lawyer. You're identified, ma'am? Yes, of course. Pero yung part na yun, parang gitna na ng Yeah. We have been there for a long time. We were sitting and waiting. So yung naman na lang, yung outburst, wala namang outburst. Walang outburst. They're just inventing that. There's no outburst. I was just telling them to remove the gate because it's for public use. It's not for me. I don't need that, you know. It's my composting program has been there for 20 years and it has been given award by an international agency, the Energy Globe Award. Given by Austria, and the ambassador of Austria came to Las Piñas to give the award. Ma'am, tama ba? Hindi ho kayo makadaan papunta sa composting area dahil nila kanila? Lalagyan nila ng, ano, ng gate. I just was wondering why doon naman sa composting area ko lalagyan ng gate. So, contrary sa report yung outburst, walang ganun. Ma'am, sorry. How will you address, ma'am, yung mga reklamo ng LGBT community when you said hindi ko sasaktan yan, bakla ba yan? Eh, ang laki-laki niya eh. Para masaktan ko siya. There's something wrong with him. He's a security guard. He has a gun in his holster. Oh, ano sasabihin ko? Masasaktan ko ba yan? Ang tapang ko naman, laki-laki niyan, liit-liit ko, tapos wala akong baril, siya may baril. Why will I do it? Kung yung isa po kasi yung nakikipag-usap sa inyo, yun ang paulit-ulit na nagsasabi ko, sasaktan nyo. Inire-record niya pala eh. Nagtataka nga ako sa kanya, why is he saying that over and over again? And yung pala, nire-record niya. Ma'am, sino po yung official? Wag na lang kasi I'm filing a case. So, ma'am, after that incident, may harang pa rin ngayon o tinanggal na ulit? Meron pa din, pero binuksan ang gate, di ba? Dati, sarado. Ngayon, bukas na. Bukas ba? I haven't been there. I don't want to go there na. Pero dapat po bukas because of the TRO that you got there? No, this is a composting facility at may mga nakatira doon. In addition, mine is in the easement of the river. So, why will you close a composting facility? Where will we bring our kitchen and garden waste? Diba? And there are homeowners there also, on the other side. My composting facility is beside the river. It's in the easement of the river. So, ma'am, yung TRO, parang at least, parang one step. Yeah, yun sa main road yun. They're not allowed to stop the use of the Friendship Route anymore. That's the TRO. Ma'am, yung approximately, ilan yung naapektado nun yung daily na, kasi di ba kaya pinapusan, kaya may friendly sticker para friendship sticker. All the Las Piñeros who will pass that way, thousands yun. That's a friendship sticker kasi a friendship route. Kasi nung 1995, sobra traffic sa Sapote Alabang Road. So, we interconnected the main roads of the subdivision so that the homeowners and the Las Piñeros with a friendship sticker, which is free from the local government, can pass through and go to Alabang and to Sapote without passing through the Sapote-Alabang Road. So,
That's the use of the friendship sticker because the Sapote Alabang Road cannot accommodate all of us. It's difficult. So thousands yan eh. Oh. Kasi there are 600,000 people in Las Piñas. On the average of 4 a house or 5, that's 120,000 homes affected. And of course, marami rin nagko-complain sa inyo dahil hindi in-honor. Hindi nila in-honor. They cannot do that because it is local legislation. You cannot disobey the law. Diba? That's wala bang power yung local government na present sila sa ginagawa na? I don't want to comment on the local government. I just know my right. So I exercise my right. So walang ginawa yung PLGA? I told them that I will file a case. So what will happen to your, yung pet project, for the dogs and cats? And what? Ma'am, kasi di ba yung sabi nyo nga, nakarangan doon, yung mga project na, They opened, natakot yata, they opened also. But they intended to do something not good. So, I have to, ako, nagko-complain lang ako para wag nila continuously gagawin to because it's not good for the people. Me, I can always do what is good for me. But it's not good for the ordinary people. Ma'am, tama ba sabihin na yung pagharang, yung order, galing sa Home Owners Association? Mm. To which you also belong, tama ba? Yeah, I'm a member. I think I longest running homeowner ako. I was there in 1977 or 45 years ago. I'm a 45 years homeowner of BF Resort Village, and it's only now that this is happening. So, ano reason, ma'am? Any explanation given to you? Bakit kailangan na? Walang explanation. They just want to do it. So, ano kausap niyo yung presidente ng BF? Oh. Ano sinag-justify, ma'am? Hindi siya nag-justify. Basta he wants to do it, he will do it. Ma'am, ba't ganun kalakas ang buhay? Ayaw ko sa kanya. Kasi maybe nothing to lose. Ma'am, nag-file kayo ng case doon sa homeowners o officers na nag-decide na maglagay ng harang? Not yet. Pero yung pinal kong case for the friendship route, yung ayaw nilang papasukin yung may mga friendship sticker na Las Piñeros who are entitled to pass through the road based on a local legislation. Yun, that's the case I filed before. That's why naiinis siguro sila sa akin kasi I stopped them. But they have been doing bad things after that to me. And I... Ma'am, ang kinasuhan niyo doon yung homeowners? Yes, because they were the homeowners ones who... Yeah, yeah. Okay. But you're not leaving the subdivision, ma'am. Ano? You're not leaving the subdivision. No, I have been there for 45 years. Yeah. Ma'am, binin niyo na lang yung subdivision. That's owned by BF Homes. Ma'am, pwede ko pa clarify lang kung kailan ito nangyari? Yung alin? Yung kung sa composting facility yung... kailan yun? Anong date? Monday last. That day, ma'am, na nangyari, nun mo ba siya, di ba? The next day. The next day. Nagtataka nga ako siya, sabi siya nang sabi na, huwag mong saktan. Sino nananakit? Yung pala, nire-record niya at ibabayaran niya. Bad intent. Ma'am, kahit ginagano kayo, nagpapahit pa rin ba kayo monthly dues sa BFO? Usually, I pay the whole year. Hindi naman ako nagmamonthly. So, ma'am, bayad na kayo for this year? Hindi pa. So, ma'am, doon sa inyong consultation with your lawyer, wala pa siyang initial advice kung meron na kasuhan niyo? Oh, pero that's confidential. I'm sorry, yun pong nagsasabi na huwag niyo pong nasaktan yung mga guard namin is an officer of the whole. Siya ang presidente. Pero ma'am, first time yun, yung encounter na gano'n? Hindi. Before, ayaw niya papasukin yung aming truck na may dalang ano tawag doon? Yung cement ready mix para i-pave yung sidewalk.
tinawag ko yung chief of police ang nagpapasok. Kasi, what's wrong with paving the sidewalk for free, ha? Ako magbabayad, oh. Ba't siya nagagalit? Sabi ko, kung gusto mo, may sidewalk ka, di magawa ka ng sarili mong sidewalk and I will build my own sidewalk para masaya lahat tayo, di ba? Marami tayong sidewalk. So, parang prepared sila dun sa incident. Do you think tinrapped kayo dun sa idea na yun? Ano? Did you feel you were trapped so that you will be caught on cam, you will go viral? I don't do that. I don't do that. So, I never do that. Kaya, okay lang sa akin kasi hindi naman ako known for that. I mean, the homeowners, do you think they planned it, but that's okay with me. Alam mo, pag ikaw public official, you encounter all these problems and you must accept it because that's the price you pay for being a public official. You have to accept all these things. So, you just do what you have to do afterwards, di ba? So, hindi maka-discourage sa inyo, ma'am, to do what? Kung siya hindi natatakot, ako pa. Then, no need to apologize to the for those who are. I will go to court. Ma'am, other issue? Kasi yes. Magkakaroon ng El Nino, and then may mga pangamba na magkaroon ng matinding shortage sa supply ng bigas, ng gulay. So, as chairman ng Committee on Agriculture, do you think may ginagawang enough preparations yung government? Yung na-appoint ngayong NIA administrator was a former mayor who did a very good model in Bidig, Ilocos Norte. And he was telling me that what he did there, he can do. Kasi ang ano niya is water impounding facility. Oh. And that's a very practical solution. Na pag rainy season, ipunin mo yung tubig, tapos yun ang gagamitin mo pag dry season. And he was very successful in that. So I think he can do a project ng NIA, sa NIA na will soften the blow of the El Nino. Kasi two cropping season naman yan eh. May dry season at may rainy season. Oh, so, I think he can strategize on that. Kasi na-experience niya to sa bayan niya and he was able to solve it. So, maybe he can do it all over the Philippines. He was telling me about that. Pero kung may El Nino, di ba bihira ang ulan? So, impound na water? Yeah. May sinasabi siya na yung water sa ocean or sa mga river, may practical sinasabi siya sa akin na you just have to build a way by which the water will go to the farms. So, na total ginagawan din ng, ini-improve din ng DPWH yung rivers. So you just have to do it in a way that it will go to the farms. Para water for the farms. So, plano pa lang yun, ma'am? Kasi mag-start na yung El Nino. I think they're going to do it. I hope that, kasi we always meet this problem. And besides, yung ating rice tarification law, kung mag-import man sila, towards the long term, it's good for the farmer. Kasi yung RTL natin created the Rice Competitiveness Enhancement Fund. And that Rice Competitiveness Enhancement Fund answered two problems pointed out by the PDIs, Philippine Research, yung gumawa ng research comparing Vietnam and Philippines in terms of cost of production. Kasi Vietnam produces palay at 6 pesos per kilo and the Philippines 12 pesos per kilo, 12.50. And they pointed out that the 6 peso difference, 3.50 is labor and 2.50 is the productivity of the farm. So nakita natin na ang secret para bumaba ang labor is mechanization, di ba?
And then para tumaas ang productivity ng farms is better seeds. So that was tackled by the, it's a PDIS study, Philippine Institute of Development Study, PIDS. So, and we answered that in our Rice Competitiveness Enhancement Fund. We provided $5 billion for mechanization, $3 billion for distribution of inbred seeds from field rice that is made in the Philippines, and being taught now to the farmers para kumawala na yung Rice Competitiveness Enhancement Fund, they can produce their own seeds. So that will tackle the 6 peso difference, and we provided for training. Kasi syempre, kahit ka magbigay ng machine, magbigay ka ng seeds, kung hindi mo sila ite-train how to use them and how to maintain them, then may problema ka. So we provided $1 billion for training, distributed among TESDA, PhilMEC, PhilRice, and Agricultural Training Institute. And in addition, yung excess ng tariff on rice will go as financial assistance to farmers owning 2 hectares and below, which is 1.6 million farmers. So, iyon yung ano, rice tarification law. So, kahit sila mag-import, babalik lang lahat yung tariff sa small farmers. So, kung napupunta nga po ba sa small farmers yung Yeah. I am doing oversight on that. Kasi ang pagbibigyan ng machine, hindi naman individual farmers yung kanilang co-op or association. Kasi mahal ang machine. It cannot be used by a farmer owning 2 hectares. But the seeds, they distribute to the farmers. They have a list. Meron silang official list of rice farmers na pagbibigyan. So, mula kayo nakikita na ganun, pwede mo yan magkaroon matindi? Siguro, magkakaproblema, pero kung magkaproblema at hindi natin ma-reach yung ating target, then mag-i-import, yung proceeds ng tariff on imports babalik din sa farmers. So, yun ang makakatulong din sa kanila para later on, they will be cost-effective and may financial assistance pa din sa kanila doon. So, magandang model. So, Mr. Chairman, ng Committee on Agriculture and Food, may plano ba kayong patawag ng briefing para makita kung gaano tayo ka-prepared? Oh, anytime. Oh, yeah. If someone from the Senate will file a resolution, then I'll call a meeting. Kasi ma'am, nagkaroon recently po meron mga panawagan na i-suspend or repeal yung rice tariff issue. Hindi kasi nila naintindihan eh. Alam mo, yung RTL, nagtataka ako sa kanila, ba't ayaw nila yun? Lahat ibibigay sa small farmer, di ba? In terms of mechanization, in terms of better seeds, in terms, at saka yung seeds na yon pinoproduce ng cooperative of rice farmer in Central Luzon. E samantalo yung hybrid seedling ng National Rice Program, binibili yun sa abroad eh. Oh. Eh ito, hindi ito imported at mura. At nagbibigay ng hanap buhay sa fellow farmers nila. Kasi those who can produce the seeds are producing it and supplying it to field rice. O di, nakakatulong pa sa hanap buhay sa Pilipinas, di ba? Kung nasa-script ba kayo kung gaano ito po nakatulong yung rice tarification sa farmers, nag-improve po ba yung ID? Yes, yes. May nagsasabi sa akin na ang dati cost nila 1250, may bumaba na ng 750 yung magagaling, yung nauna na. Pero yung mga nahuli, sabi ng PhilRice, ang production daw nila before the Rice Competitiveness Enhancement Fund, ang production average ng farm per hectare is 3.7, ngayon 4.4. They expect that in 2024, it will be 5 metric tons per hectare. And if I extend the rice tarification law, kaya nilang abutin yung 6 metric tons per hectare, which is the aim. Pag kasi nag 6 metric tons per hectare, competitive na tayo sa Vietnam. May target naman sila eh. Ma'am, yung ano, meron kayong bill supposed to be creating special courts for smuggling? Yeah, that's why we're hearing it on Friday. Kaya lang, mag-ano daw kayo. So, nag-uusap kami ni Tol.
Senator Tol, kung kailan namin pwedeng i-postpone. Kasi hindi naman kailangan kami i-write up doon. We just want to do the first hearing para madala namin sa technical working group para hindi masyadong delayed, di ba? Yun ang common time namin. Tumawag siya kanina, maghahanap uli kami ng common time para makapunta kayo sa Tanay. Ano? Kasi nga, April, ano yung Friday? April, that's the last time. May 1 kasi holiday eh. Ang next, pwedeng hearing, May 1, holiday. So May 2 ang unang pwede, kung pwede siya. Kasi alam nyo naman, si Senator Tol, re-election is very busy. Ako, I can come anytime. Ma'am, ano basically yung serial points yung bill? Hindi, kasi merong naglalakad ako, may lumapit sa akin, di ko kakilala, Justice of the Court of Appeals. Ang advice niya sa akin, to create a special court for smuggling and cartel. Because if you bring the case to the RTC, dami-dami daw kaso daw, matatabunan lang yon. Unlike if there is a special court, yun lang ang ginagawa nila, then maaasikaso. Kasi nagtataka kami, I passed that anti-smuggling law in 2016. Nababasa ko naman sa dyaryo, kasi may limit yun eh, 1 million for other agricultural products, 10 million for rice. Lahat naman na nakukuha nila, more than 10 million for rice and 1 million for agriculture. Walang na demanda at walang nakulong. Kasi doon, pag economic sabotage, non-bailable yun. Pending the hearing of the case, nakakulong ka. Eh wala tayong nakitang nakulong, di ba? So, ang covered nung bill niyo, ma'am, on smuggling is agri products. Yes. Hindi yung other products. No. Kasi so, hindi ba, we have to agree on that. Mawala ng lahat, wag mawawala ang food. So, we really have to take care of agriculture. Kayo, mabubuhay ba kayo nung walang pagkain? Diba? So, kapag nagkaroon na ng anti-agricultural smuggling court, in-expect nyo na meron na talagang masasamplan? Oo, yun lang ang gagawin mo, tapos wala kang performance, halatang halata, di ba? Sila na rin ang nagsuggest, Court of Appeals judge ang nagsuggest sa akin. So, mga ilang court, ma'am, under that law? Hindi, depende siguro sa number of cases. Kasi dalawa yon, you either i-legislate or i-appoint na lang ng Justice of the Supreme Court. Siya mag-create ng law. Dalawang choices yun. So, parang kagaya doon sa women and children? Yes. Parang ganon. So, mga ones na ma-approve yun, magkaroon na ng ganong court, yung mga pending case, doon na? Doon na. Ma'am, your comment po dun sa pagbebenta ng smuggled sugar sa mga Kadiwas stores this May, by 85 pesos daw po. Tingin nyo, kasi may mga nagsasabi na parang nire-rewardan daw yung mga smugglers pa dahil binibenta pa sa Kadiwa yung... Pero hindi ba pag na-seize ka na smuggle sa government na yon? Hindi naman binabalik yun doon sa nag-smuggle eh. Confiscated na yon. Parang ari na ng gobyerno yon. Either siliba ng gobyerno yon or ipagbili sa Kadiwa store. Pero hindi nababalik sa smuggler yon. Bawal yun. Pero diba? Ang presyo, na 85, dapat ba ganun or dapat mas mababa? Policy na nila yun. Pero ang proceeds naman nun will go to the government. Pag smuggled kasi, confiscated na yun. Government property. Ma'am, concern nyo rin, di ba, yung mga OFW, meron kayong foundation. So, yung sa sitwasyon ng mga OFW sa Sudan, sabi nyo, tutubunan ng gobyerno yung kanila? Sabi nila, iuwi nila lahat, di ba? May naiuwi na, di ba? I think they will bring them home kasi popular na cause yan. I mean, I'll be surprised if they don't. At saka meron na tayong Department of Migrant Workers. Yun naman lang ang trabaho nila talaga, to take care of the OFWs. I think they will do it. Kasi like yung Korea, parang may chartered flight sila. Di ba, pwede naman din tayo mag-chartered flight. Dapat yun para mas mabili yung pag-upload. Kasi I don't think may flight tayo to Sudan.
May flight ba ang Philippines to Sudan? I don't think so. I think they will bring it to, yeah, by chartered flight. Otherwise, pupunta ka sa ibang lugar na may aeroplano, tapos dun ka uuwi. That can be done also, but they have to transfer them to a place where they can, ano, they can take the plane going home to the Philippines. Okay na. Salamat.